Wala nang mas masakit pa para sa isang ina na makita ang kanyang anak na nag-aagaw buhay sa ospital. Ito na marahil ang isa sa pinakamatinding pagsubok na dinaanan ni Ging Sienes. Matapos magka-self-accident sa motorsiklo, ang kanyang 19-anyos na anak na si JP, Mayo noong nakaraang taon. I received a call from his friend that my son, JP, met a self-accident. And it was followed up with a call from the City Dream Sea. Being a nurse by profession, VA, pag sinabing VA, it's a total, the possibility of total brain injury. So, kailangan siya ng facility. So, the first institution that comes into my mind to where my son should be brought is the St. Elizabeth Hospital. Fast services, should I say. A CT scan for that. Nang sa ganon, malalaman agad natin ang extent of whatever damage. When I arrive at the emergency room, sabihan niya lang ako na Ginging, kailangan nating i-OR si JP. Sabi ko, Doc, complete pa po ba ang anak ko paglabas niya galing sa OR? Why did that question? Because more often than not, total brain injury patients, hindi na kompleto pagbalik. Ang sagot lang sa akin ni Doctor, we'll just do everything. Nagtamo ng matinding head injury si JP dahil sa aksidente. Ang neurological assessment sa kanya ng mga doktor ay Glasgow Coma Scale o GCS-3. Sa madaling salita, nasa coma state na si JP. Nandun lang kami all the time sa chapel. At that time, JP is already comatose. Pero sumailalim pa rin siya sa operasyon na walang kasiguruhan ang magiging resulta. Lalo at hindi na wala ng pag-asa ang kanyang mga doktor. Hindi rin bumitaw si Ging at sa dasal kumapit ang buong pamilya. To use these people running this institution, the doctors, the nurses, as your instrument, Lord, to cure and to care. And that has been manifested to our family through Kuya JP. Pagkatapos ng operasyon, naghahangad si Ging at ang buong pamilya na bumuti ang kondisyon ni JP. Hanggang isang araw, may natanggap na tawag si Ging mula sa mga nag-aarugang nurse sa kanyang anak na naka-confine sa St. Elizabeth Hospital. The nurse from the ICU called me, "Ma'am, the pupil of JP boy is reactive to light." Sabi ko sa nurse, kausapin mo siya, paper and pen. Pasulat mo siya kung anong gusto niyang isusulat. So, pagdating namin, hindi ko na siya tinigilan, sir. Kilala mo ba ako? Opo. Sino ako, mama? Gutom siya, sir. Voracious eater ito, sir. So, nung sinabi niya gutom, sabi ko, my son is back. He is alive. Jelly. It should start from jelly. Eh, hindi niya yan type na food eh. Dapat solid. Bilang ina, nakalimutan ko ang pagka-nurse ni mama. Pero alam ko naman na hindi siya machu-choke noon. Kasi pa konti-konti lang. Very small amount. Pero ma-feel yan na hindi na siya jelly. Isang bibong binata si JP. Mahilig mag-basketball at mataas ang pangarap sa buhay. Pero sa isang iglap, nagbago ang lahat dahil sa madugong aksidente. Bagamat wala halos maalala si JP sa mga pinakamalalang nangyari sa kanya, isa lang ang hindi niya makalimutan. Hindi siya iniwan ng kanyang mga tunay na kaibigan, ng kanyang pamilya, at ng Diyos na nagbigay ng panibagong pagkakataon at buhay para sa kanya. Sana si both kami nasa falls. Like, we're not sa forest, pero nasa falls kami sa taas. Nasa edge kami ng falls. Hindi mo makita si Ami, si God. Yes. Kita yung magkita. Okay. Like, parang siyang ang lalakas ng matisa ko sa mata. Part niya sa ulo lang, like, siya yung hina. Like, I know na siya talaga yun kasi sa throat niya. Tapos, ganun na ako, tapos kami mga falls. Dainty sa kaya sa kami, like, sa prayers, ang lahat. Then, siyempre kay mama, nakalagay ko up.
Masih kabar sih yang orang kampui nak ikat tu. Papa. Yeah. Di papa. Sa doctors ko, iwan ko na sila pakilala. Hindi sila kilala yung doctors talaga. Para kay JP, nangyari na ang nangyari. Gagamitin umano niya ang panahon ngayon para bumawi sa kanyang mga magulang at maging mabuti sa kanyang kapwa. Bugoy mo siya. Bugoy ka lang isipin ni JP. Medyo, ano ako doon? Overdrive ako doon. Mapapwestiyon na lang yung totoo talaga. Sige. Kanina yung Bible, kanina yung sinasabi yung na yung mga sinasulat doon sa mga New Testament. You question that? I question that. Or like, naniniwala ako, pero like, bata eh, siyempre may mga curiosity. Yes. That time na, May 22, 2022, answer talaga na totoo talaga si God. Fighter kung ituring ng mga doktor si JP. Pero para sa marami, ang tapang at lakas ng loob ni JP na lumaban sa bingit ng kamatayan ang patunay na isang milagro ang nangyari sa kanya. Sa ngayon, sumasailalim sa physical therapy si JP dito sa St. Elizabeth Hospital. Natutuwa ang mga doktor sa ipinapakitang improvement ni JP ngayon. Maliban sa galos sa kamay, wala halos bakas ng aksidente at operasyon kay JP. Nagmamarka ngayon sa kanya ang maaliwalas na mukha. Nakakapaglakad na siyang mag-isa at balik eskwela na rin ang binata. Pangarap ngayon ni JP na balang araw magiging piloto siya. Pero sinunod namin yung sinabi ni Doc Jun, Gingging, early PT, early recovery. Larawan ng matatag na mag-ina, sina Ging at JP. Ibinahagi nila ang mga aral na kanilang natutunan. For all parents pala, mama, no? Let's not give up. Let us give our strong faith to the Lord. Dahil kung gusto niya pa talagang ibalik sa atin or ibigay sa atin yung mga minamahal natin sa buhay, it will happen in just days, hours. Dahil alam niya na siya lang ang may hawak ng buhay natin. Ganyan sa living God, dapat may happy lover, dapat that be yan, makinig kayo ng parents. So, pwede ka maging happy for dapat for sure na. Mag-iisang taon na mula nang mangyari ang aksidenteng kinasangkutan ni JP. Walang masambit ang pamilya Sienes kundi ang taus-pusong pasasalamat sa hindi matatawarang serbisyo at pag-aalaga sa kanila ng mga doktor at staff ng St. Elizabeth Hospital habang nasa gitna sila noon ng pinakamatinding pagsubok sa buhay. I just would like to thank our main AP, Dr. Jun Merobueno. Doc, salamat Doc. We also would like to thank our pulmonologist, Dr. Rosette, Doc. Thank you to Dr. Jean Alcubierre, Doctor, our cardiologist, to Dr. Ruiz, Dr. Andrew Ruiz, and to my LGU family. Ayan, hindi niyo ako iniwan. My Nursing Service Division family at LGU, to Sir Glenn Gonzalez, Dr. Ryan, Dr. Suki, Dr. Asis, Dr. Kulut Villegano, Dr. Vima, thank you so much po to our local executive officer, to both of you, Dr. Mayor, former Mayor Ronel Rivera, and Mayor Laurelie Pacquiao, thank you so much. Dr. Bing Aquino, Doc, salamat kid kaayo, Doc, to my forever SEH family. We will always be in my heart, in my family's heart. Ang miracle story ni JP ay isa lang sa napakaraming kwento ng inspirasyon at dedikasyon ng mga staff at doktor ng St. Elizabeth Hospital. Na sa pinakamalalang kondisyon ng mga pasyente, maraming mga pagkakataon na sa huli na bibigyan ng pag-asa na gumaling sa anumang karamdaman sa tulong ng matinding pananampalataya sa Diyos at pagmamahal ng buong pamilya, mulit-muli, masisilayan ang mga ngiti sa isa't isa.